Ahoy! Kamusta mga repapits? Magandang yaman sa inyo lahat. Mag-forecast tayo ng Forex. Paano magde-detect, predict, project o daily forecast ng US stock market, Philippine stock market, Forex, crypto. Pero sa video na ito, ang ipo-forecast ko yung pang-Forex. Bago pa mag-Monday, bago pa dumating ang panahon ng Monday, malalaman na natin kung ano ang mga probability, possibility, at kung anong klaseng potential scenario pwedeng mangyari. Anong mga tatama ang presyo. So ngayon, mag-strike tayo sa ito. Pupunta tayo sa Investagram at hinanap po na agad dito yung mismong GBP. So gagawin ngayon natin, ikakopy natin, copy and paste natin yung historical data ng GBP. At magsimula tayo dito gamit ang ating AlExOnZe Pro dashboard, just in case na medyo nainisente ang kasama sinasabi ko rito o nakikita mo. Itong AlExOnZe Pro dashboard ay mismong kasama sa aking online masterclass. Tinuturo ko ng literal process paano ginagamit at minamaximize ito para sa iyong daily detection, prediction, projection o daily forecast pang Philippine stock market, US stock market, crypto, all the way sa Forex. So usually, ang functional features o yung process lang naman ito, ikakopy and paste mo lang historical data dito and then i-uncheck mo to para nakalagay dyan BTC or pwede rin pang Forex o US stock market. Import natin yung data, pero bago ang lahat, makikita natin sa main panel, wala tong laman kasi wala pa tayong in-enter na information. So gawin ngayon natin, import, extract, calculate, and then chart. At ito na, meron siyang built-in na charting system at meron tayo ditong record ng historical data. So sa pamagitan nito, historical data or ng the whole computation, sa pamagitan nito, may early heads up na sa'yo. Detection, prediction, projection, daily forecast. Kung mag-bullish man, kung mag-bearish man, alam nyo, kung mag-uptrend or downtrend, is either way, kahit anong maging scenario. Ngayon, yung success rate mo sa daily detection, prediction, projection, o daily forecast mo, ay babase, depende sa iyong technical analysis. Pero sa pamagitan ng AlExOnZe Pro Dashboard, mas magiging maganda ang resulta ng iyong TA kuno. Kasi dito, on the spot, sinasabi na agad sa'yo kung ano ang possibility kung mag-bearish man or mag-bullish ang kahit anong klaseng market na ini-import mo dito sa aking AlExOnZe Pro Dashboard. Bukod sa idea, may mga function and features o mga details ito na iyong pagbabasihan base sa iyong personal na TA versus sa automatic TA na naka-include o na-generate automatically dito sa aking Pro Dashboard. So ngayon, usually, kapag nag-detect, predict, project tayo ng kung anong klaseng market, kung anong klaseng stocks, forex, crypto, usually dapat mag-stick tayo sa idea ng MA20. So ngayon, titignan ngayon natin dito, magpunta tayo ng trading view. At ito yung trading view. Makikita ngayon natin, meron tayo dito ng forex at ito nga yung GBP. So ngayon, pwede natin lakihan to i-full screen para makita natin yung gusto. Okay, tanggalin natin yan. So ngayon, ito yung itsura. Candlestick, RSI, stochastic, MACD, moving average. Nasa sa'yo na yun kung anong klaseng diskarte. Titignan ngayon natin dito, yung moving average, yung kulay puti, MA10. At yung isa naman, meron tayong BWAP. Okay, is either BWAP o MA, dalawang MA oscillator pwede. So sabihin natin, gawin natin, kumuha tayo ng dalawang moving average. So meron na tayong MA10, kunin naman natin MA20. Okay, so nasa inyo na yon base sa whatever siya na technical analysis mo kuno, is either MA20 or pataas. Okay, is either bumabase ka sa SMA, WMA, EMA, blah blah blah. Pero usually sa akin, ang dali lang na setup kahit dito na nga ako sa SMA, wag mo na isipin yung
yung EMA, whatever. Nasa inyo yun, kung SMA, WMA, EMA ang iyong pagbabasihan. Ang importante, yung time, yung length, yung duration time. Na-guess nyo? So, MA 20 ito at lagyan natin ng ibang kulay para malaman natin yung kakaibahan ng MA 10 sa MA 20. So, yung kulay orange, MA 20. Yung kulay puti, MA 10. So, i-analyze natin ng ganito. Halimbawa, di ba? Traditional na thinking kapag nag-analyze, at least MA 20. So, i-enlarge natin itong chart na to. Para malaman mo nasan yung MA 20, edi mula dito all the way back, ay bumilang ka ng 20 days. So, ngayon, para malaman mo kung ilan yon, pwede ka magpunta dito at hanapin mo yung date range. Mula dito sa pinaka last na candlestick, all the way pabag, all the way from the back, hagilapin mo yung pinaka highest and lowest point ng candle at bilangin mo at least 19 bars. That's equivalent into MA 20. Okay, gusto mo MA 21. You see the way, basta nasa 20. Nasa around 20 yung ano. So, may kita ngayon natin, 19 bars daw. Nakasulat dito, 19 bars, 19 hours, blah, 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 blah. Diba? So, ngayon, kung bibilangin natin yung candlestick, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parang tanga lang, di ba? Very spoon feeding. So, ngayon, yan yung MA 20. Dito sa MA 20 na ito, i-analyze mo ngayon, ano nga ba pinaka-highest and lowest? Highest. Lowest. Pag nakita mo ng highest and lowest, edi i-analyze mo yung support and resistance level. Kung mula dito, papunta dyan, siyempre, yung mga highest ng candlestick, yun yung mga resistance level. Ngayon, kung sumula dito, pabagsak naman dito na wala pang record, kung ano yung resistance, yun ang support. Sa pabagsak na direction, kung ano yung past transaction na resistance, siya ang magsisilbing support level. Kunyari, example, maglagay tayo ng support level dito. Maglagay tayo ng support level. Unang-una, ito yung resistance. Unang resistance. Pangalawang resistance. Kung tutusin dito. Okay, usually, ganito lang yan eh. Pag dito, support, ito. Ito man to, ito, lahat-lahat, pare-pares yung resistance. Diba? O support yung pagbagsak. Pangalawang support, nandito yung pangalawang support. Diba? Nandyan. Kumbaga, simpleng demonstration lang, example. Yan yung pangalawang support. At yung pangatlong support, syempre, ito. Yung nandito, pinaka-primary support niya, nandito mismo. Diba? Ito yung support. So, tatlong level ng support dyan. Sa MA 20 yan ha. Sa MA 20 na measurement. So, ngayon, kung tuluyang babagsak ito, edi ito mga iisipin mong puntos. Di ba? Ngayon, syempre, alamin mo, dapat may idea ka na ng yung falling wedges versus rising wedges, higher and lower trend line. Ano ba pinaggagawa nito? Blah, 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 blah. Lower trend line. Higher trend line. Ano sumatotal? Uptrend. Nasa yung too much and less supply sa palagay mo gamit ang logic psychology ng demand, basic logic and psychology lang ng demand and supply. So lagay natin dito measurement natin, hindi tayo talaga gamit ng whatever shit na original na Fibonacci kuno. Okay, basta tandaan natin ito yung MA1, ito yung MA20. Okay, nandito yung MA1. Okay, lagay natin dyan. MA1. Yeah, MA1 dyan. At MA20 rito sa dulo. Diba? Para matandaan natin. MA1, MA20, lagyan na natin ng measurement. Ito yung 100% na position at nandito yung 0% na position. So, ngayon, kung gumagamit ka ng itong klaseng measurement na kung saan, usually, parang tape measurement lang ito, parang ruler. Kung magde-depreciate ito, alam mo way in a fucking advance
sa simple logic psychology, tingin mo lang dyan, mata sa mata, alam mo pinakaunang support, etong ika, 75% depreciation value or by percentage. At second mong support level, yung ika 50%, yung third mong support na level, yung ika 25%, at yung pinaka worst case scenario na support, from here, bumalik siya dito. Okay? So, ganun ngayon yun. So, may heads up ka na. Kung 25% ang magiging, kumbaga, it's like dito, 20, kumbaga ito, 25% depreciation, 50% depreciation, 75% depreciation, 100% depreciation, doon mo na napunta sa 0%. Di ba? Pero kung susundan natin itong measurement na to, depreciation, unang bagsakan, 75%, 1.18. Ang kababagsakan presyo nito, 1.1828. Kung magde-depreciate ng 50%, 1.17514. Kung magde-depreciate ng ika like 25%, ito na nga, lumalabas na 1.17 even number. At syempre, kung magde-depreciate ng 100% o ng ano yan, na-guess nyo, ito 75%, 50%, 25%, at all the way sa 0%, kabaliktaran yan ng percentage na depreciation, ito yung 0%, ito yung 100%. Guess nyo? So, is either way, pwede natin baliktarin. Kunyari, pwede natin baliktarin yung measurement. Okay? Pwede natin baliktarin yung measurement na gito. 25% depreciation papalo ng 1.1820 etong market price. Sa 50% depreciation papalo ng 1.17500. Sa ika 75% depreciation, 1.16 something o nasa around 1.17 ang kababagsakan nito. At sa 100%, magiging 115 kababagsak, 116 pala kababagsakan. So, yan yung mga basic na measurement mo. Di ba? Alam mo na dapat yung falling wedges versus rising wedges. Alam mo na dapat yung lower and higher trend line. Alam mo na dapat yung lang mga support and resistance level kung paano mo kakapain. Eh di lalo na, dapat alam mo na rin dapat yung idea ng moving average. Bahala ka sa buhay mo na intindihin, unawain, magkagilap ka every fucking word online, lalo sa YouTube ko man o din sa may Facebook, makikita mo mismo kung paano iniintindi yung baka ng inang moving average. Sabihin na lang natin, ang analysis mo, ay masyado too much to. Less supply ito, masyado too much to, ay babagsak ito, magre-retrace ito, blablabla, makike-apple buraot ka rin sa kung anong klaseng usapin na, eh, ito candlestick, bullish candlestick, yeah, doji candle ito, ha, blablabla, kung ano nung klaseng pattern shit na, ano, di ba, samantang basic demand and supply game lang na may isipin natin dito. Tapos, ang dami-dami pang anong klaseng pangalan ng candle, kung anong nung klaseng candlestick, may hanging man, may shooting star, blablabla. Tangina, ba't hindi kayo maglagay ng AlExOnZe candle? Di ba? Ba't hindi kayo maglagay na, eto, AlExOnZe style to. Kasi kulay pula eh. Pula. Mahilig si AlExOnZe sa pula. Di ba? So, kung alam mo pala nagpupula yan, sell shorting nga, di ba? Kung nasa bandang taas, sell shorting ka. Kung kulay pula sa ilalim, eh, buy low, sell high ka. Ito yung babanata, makatuloy sa sinasabi ni AlExOnZe sa AlExOnZe 4 easy step. Bibili sa low o malapit sa low, lalo-lalo na sa baka ng inang pulang numero. Na-guess nyo, kung kulay pula sa ilalim, sabit. Kung kulay pula sa taas, bitaw. Parang ganun. Parang tanga lang, di ba? Pero na-guess nyo, dapat alam mo na yung idea, logic, psychology, process ng falling wedges, rising wedges, higher and lower trend line, support and resistance. E di lalo na yung idea ng moving average, tsaka yung technicalities na napakadali lang, yung higher high, higher low, lower high. Di ba? So ngayon, dito sa measurement na ito, meron ka ng quick analysis na, kung babagsak ng unang support, ito sa 25% depreciation, kung babagsak sa second support level, sa ika 50% na depreciation, kung babagsak sa third level ng support, ito, blah, blah, blah. Nakasulat na dito sa mismong measurement na gamit ko, yung Fibonacci. Okay? Hindi ako gumagamit ng katulad ng whatever shit na pinag-aaralan nyo every fucking world online, katulad ng Fibonacci. Unang-una, hindi mo nga alam kung ano nangyayari dyan, kung anong computation solution ng Golden 8 ratio. Na i-guess nyo, hindi na para magpakabaliw ka. Para isipin mo pa yung ganong klaseng whatever shit na indicator na keso Fibonacci. Fibonacci mo mukha mo. Na i-guess nyo. So, basta, binibigyan ko kayo ng idea. Ganun na yun, di ba? Ngayon, matapos dito sa candlestick, okay, alamin mo ngayon yung standard thinking, di ba? Dapat alam mo na yung standard thinking sa stochastic RSI MACD. Ano ba itsura nito? Mataas ang bababa? Mababa.
Mataas ba to o mababa? Mataas. Ano ba nagsisilbing momento? Eh, bahala ka sa buhay mo. You to damat ka ng itsura. Ano to? Mataas o mababa? Mataas. Di ba? E di lalo na kung gumagamit ka ng trading view, alam mo napakapangit na ito dahil nag-cross na yung escalator. Di ba? Siyempre, kung babagsak pala yan, anong klaseng measurement ang isipin mo? Diyan babagsak yung tinuturo ko sa AlExOnZe online masterclass ko na may usapang AlExOnZe numbering and coloring technique na ina-apply sa value, volume, amount, percentage, basic logic ng demand and supply and everything, lahat-lahat yan, numero, by colors, blah, 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 nag-i-stock ka man, nagpa-forex ka man, nag-i-crypto ka man, anong tamang thinking, gina-apply mo rin ito, ultimo sa candlestick, sa mga escalator ng whatever shit na nilalagay mo dito, ATR, CCR, HB, at kung ano nung anong klaseng ano pa, indicator, kunyari, boiler band, blah, blah, blah. You see the way, numbering, AlExOnZe numbering technique, ina-apply, okay? Tapos dito, paano mo intindihin yung convergence, divergence dito? Baka doon pala sa may salitang convergence divergence, napaliw ko na, di ba? Paano mo intindi itong histogram na itong positive? Paano mo iisipin itong histogram na negative? Paano mo nga dapat iniisip yan negative and positive na histogram bukod sa itong mismong oscillator na kaysa may usapang sa tuwing nagko-crossover o hindi? Dapat na intitunay mong natatanto ang ibig sabihin ng convergence and divergence. At yung convergence and divergence na yan, nakikita yan mismo sa tuwing ito'y nagko-crossover yung oscillator man o yung histogram. Papuntang positive sa papuntang negative. Nagpalit ng position yung positive and negative na histogram. Nagpalit yung position ng whatever set na oscillator o yung kulay ng oscillator dito. Doon mo maintindihan yung usapan convergence and divergence. Ngayon, para magkaroon kayo ng idea, repapit, since nakikiepal-kupal ka dito, talinuhan na natin yung kokote mo. Ang ibig sabihin ng convergence and divergence, ang terminology na dapat iisipin mo yan, para mas madali sa'yo sa English, alin yung position ng ascending versus descending. Gets? Ngayon, puta pati yun, hindi mo alam. Anok na puta, wag ka na mag-eta. Tangina, lahat na yata ng turn, hindi mo alam. Ano ba naman, i-Google search mo, i-packbook search mo, di ba? Ewan ko lang, hindi mo malaman yon. Okay, kung titignan natin RSI, kumbaga, yung quickest na analysis, o initial analysis, ay downtrend ito, kung taas ng RSI, stochastic. Tapos, ito, pabagsak na, yun, namumutla na, kasi pag kulay green, kapag pulidong green, tumataas, pag namumutla na, bumabagsak, putla ito. Ay, pabagsak na to. Babla, babla. Falling wedges. Very signal. Blah, blah, blah. Kunyari, ganun yung technique mo. Ganun kunyari yung initial o maaaring primary mo malamang na ano yun eh. Na analysis. Babagsak yung GBPUSD sa Monday. Sa mga darating na araw. Usually, ganun. Kapag wala kang proper education, iisipin mo dito, downtrend. Babagsak sa Monday all the way ng few days after Monday. Diba? You see the way, kung ano man maging analysis mo, dito naman babagsak yung idea ng AlExOnZe Pro Dashboard. Kasi dito, wala kang kahit anong klaseng computation, estimation, calculation, kung ano ang possibility o probability pupuntahan mismo ng presyo na almost accurate o very close sa potential na mismong pupuntahan na kung saan, kung natatandaan nyo, may AlExOnZe daily stock forecast ako na monthly subscription few years ago. Ngayon, ang laki ng nagiging success rate to ng mga subscriber kasi nga, wala ka nang gagawin, kakainin mo na lang kung ano yung daily forecast namin na 20 to 40 stocks ay sinasampal sa araw-araw na kung saan monthly subscription, di ba? So, it's the same process ang mismong makukuwang idea o information pagdating sa AlExOnZe Pro Dashboard. Yun ang kagandaan nito. You are under my AlExOnZe online masterclass. You can earn while you are still learning. Paano earn while you are still learning? Kasi tinuturuan ko ang mga estudyante ko ng literal process, mga bagay-bagay, habang gagamitin mo itong AlExOnZe Pro Dashboard na may daily detection, prediction, projection, forecast kay Philippine stock market, US stock market, crypto at forex
pwede mong ma-automatic detect, predict, project. Katulad ng nakikita mo dito sa my main funnel. Pag dinouble click ko dito, lalabas lahat ng mga averages sa loob ng MA5, 10, 15, 20. Nakikita niyo yan? OSLC, averages ng OSLC sa kung anong klaseng duration time sa loob ng MA20. Ultimo yung range na andyan mismo sa loob ng MA20 na itong mga moving averages. Okay? So, yun yun. Bukos sa ito na nga, makikita ngayon natin dito na keso magkano by percentage ang appreciation versus sa depreciation. Bukod pa doon, kung bullish nga o bearish nga, kunyari, example, base sa iyong TA, ay bearish sa Monday. Kung bearish pala sa Monday, titignan mo ngayon dito, success percent ratio. Kung bearish, tignan mo itong mga kulay pula. Base kunyari sa TA mo, bearish dito, bla 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 bla, pangit, babagsak na ito, masyado na tumas, sumiklap ang presyo nito, bla 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 bla. Di ba? Ay di gagawin mo, dito sa may success percentage ratio, dito ka titingin, yung bearish, yung kulay pula. Eh kunyari, ang TA mo dito, bullish, eh puta, dito ka titingin sa kulay green, yung bullish. Ito na mga tatamaan kung bullish by percentage. Ito na rin ang tatamaan by bearish by percentage. Yung mga presyo na kalagay dyan, yan ang magiging potential market price na by percentage na success and failure rate kung nag-uptrend, kung nag-downtrend, kung nag-bearish, kung nag-bullish. At kung sakali, you see the way, na pabagsak man ang iniisip mo sa Monday o pataas man ang iniisip mo sa Monday base sa yung pag-re-review TA ko no, kung tatama ng SMA, ito yung mga bullish signal sa loob ng SMA, WMA, EMA. Kung base sa TA mo babagsak, eh dito ka ngayon titingin. Base sa SMA, WMA, EMA, eto mga tatamaan yung mga kulay pula. Yan ang mga potential market price na tatamaan. Na-guess nyo. Ngayon, bukod pa doon, dapat nga, eto nga, yung historical data, MA20, eto yon MA20. It's the same process na nakikita natin dito, historical data. Di ba? Pero, sumatotal, wabase tayo sa MA20 at eto yung mga record. So ngayon, titignan mo ngayon magkano total gain, magkano total loss, average gain and average loss para malaman mo kung may pwede bang i-improve o wala nang i-improve ang kahit anong set na market na iyong nilagay dito sa AlExOnZe Pro Dashboard. Na-guess yung idea. And then after that, base kunyari sa iyong analysis, ay mas malaki yung total loss kaysa sa total gain. Ngayon dito sa AlExOnZe Pro Dashboard, pinadali na ang process para malaman mo kung mas malaking total loss and total gain. Okay? Ngayon makikita ngayon natin dito sa loob daw ng MA20, kung mapapansin natin, may mga nakasulat sa taas. Sa loob daw ng MA20, mula dito sa MA1 hanggang MA20, ito yung candlestick kasi na kung saan built-in na charting system dito. Mula MA1 to MA20, ang pinaka-highest daw na inabot, 118.55. Ang pinaka-lowest daw na inabot, 110.60. At lumalabas sa loob ng MA20, ang laging hinihinga o like highest point ay nasa around 0.0368. Yan ang usually nagiging highest na kanyang range sa loob ng MA20 na transaction. Ngayon, sinasabi na agad dito automatically ano yung mismong SMA niya, WMA niya, EMA niya ng kung anong klaseng stocks, forex, crypto na i-import mo sa AlExOnZe Pro Dashboard. Ngayon, kung halimbawa, eto nga, sa loob ng MA20, ilang panalo, ilang talo. Kung magkano total na panalo, magkano total na loss, compute calculate mo total gain, total loss, average gain, average loss, pinaka highest, pinaka lowest, volume amount na mga katulad nito. Isasama mo ngayon yon sa iyong computation, estimation, calculation, parte na iyong TA, technical analysis. Pero sa pamagitan nga netong napaka special tools, keso professional na dashboard na dedicated
pang-investor man, lalo na day trader and scalper. Sa pamagitan nito, mas madali ka nang makakapag-detect, predict, project. Matutulungan ka mismo sa iyong talongges na technical analysis kuno. Marami na akong taong sinampulan ng ganito na kung saan yung whatever set na sarili ng technical analysis ay lampaso mismo sa akin. Lampaso. Kasi remember, a few years ago, I have a monthly subscription, daily forecast, na kung saan it takes a lot of fucking time to forecast tons of stocks every fucking single day. Eh di lalo na sa akin, kung ano ba, mag-analyze lang ako ng single stock, single forex, single crypto, eh mas madali. Eh di lalo pinadali ang process nang dahil sa yung dating nasa kokote ko lang, nilagay ko na sa software na ako pa mismo nag-develop, which is ito nga, AlExOnZe Pro Dashboard. As in, nag-value mismo ako ng time, paano mag-code, mag-generate ng sarili kong application na dedicated, devoted, para sa ganitong klaseng mundo, day trading sa stocks, forex, crypto. Gets nyo? Para mas maganda nga rin ang dating sa tuwing may tinuturuan ako sa seminar man, lalo na sa aking masterclass. Kaya nga sa aking AlExOnZe masterclass, kasama included itong AlExOnZe Pro Dashboard. You earn while you are still learning. Kasi kung nangangati yung kamay mo, gusto mo na agad mag-trade and everything. Sa pamagitan na itong products mo, mapapadali ang process. Pero bago mangyari na gamitin mo ito, share muna kita. Nakisyo, mag-aral muna tayo, tangin mo ka. Aral muna tayo, tangin, kapapasok mo pa lang dito sa may masterclass, titrade ka agad. So nga, sabihin mo nga sa akin, paano to? Paano yan? Explain mo nga sa akin lang, pagpasikot-sikot. Sabihin mo sa akin, bakit ganito? Sabihin mo sa akin, bakit ganyan? Ibigay mo rin sa akin yung solution at yung mismong formulation para masabi mong ang ganda yung babanata mong stock na, babanata mo yung forex na, babanata mo yung crypto. Eh po, talata naman siya, hindi naman sila makasagot, hindi nila alam kung ano sasabihin nila. Oh, that's a good fucking sign. You don't have to fucking trade right now. Mag-aral muna tayo, di ba? Pumasok ka dito sa may masterclass para mag-aral, hindi para mag-trade agad. Kasi kung trade lang din, o yung kitaan lang din, kikita at kikita ka, mag-aral muna. Given na yun, magkakaroon ka ng pera, kita mo na ngayon, kung sakaling nangangati ka nga talaga yung kamay mo, eto na nga, dun papasok idea kung bakit may AlExOnZe Pro Dashboard na kung saan, lahat nga, majority ng tao, kahit anong klaseng sermon ko, babala ako, warning ko, maging friendly man ako o brutal ako, pero usually hindi naman ako friendly, di ba? Kahit tulad nito, anak ng puta, di ba? Paano yung mura, paano naging friendly, di ba? So ganun yon, hindi sila nakikinig, kasi yun nga, masyado silang na-hype sa trading and scalping ng forex and crypto, tira agad sila. So since ganun pala sila, hindi sila mapagsabihan, ha? Hindi sila mapigilan. Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero at least ako, from the very start, hindi ako nagkukulang sa mga estudyante ko. Aral ka muna, geto ganyan, pag-aralan muna natin dito. Pag nakita ko na yung dating mo, medyo okay na, medyo pwede ka nang isabak. O sige, itatry kita, live trading and everything, blah blah. Ultimo live coach sa AlExOnZe Masterclass. Ganun dapat yun. Eh kasi iba, masyadong epal eh, masyadong brown talaga eh. Tira ng tira, oh, tangin, nakatalo ka. Tira ka ng tira, sinabi na mag-aral muna eh. Hindi mo pa kabisado 52 weeks ha, 52 weeks lo, paano pakuha ng SMA WMA, paano mag-compute calculate ng moving averages and everything, lalo na pinakakulit na matututunan mo sa AlExOnZe Masterclass, yung baka ng traditional chart ageto, pinakakulit na matututunan mo sa AlExOnZe Masterclass, na-guess nyo. So ngayon, na-guess nyo, kung ano ba ang atat-natat na mag-trade ang estudyante ko sa pamagitan ng AlExOnZe Pro Dashboard, yun, sige, patry mo. Usually nga, sinasabi nga, sige, papa-experience ko sa iyong manalo. Pero dapat, mas unahin mo, paano matalo? Kasi yung manalo, madali yung manalo eh. Ang mahirap dyan, yung paano yung natatalo. Yun ang mahirap ano eh. Ma-avoid, maiwasan, di ba? Ngayon, pinapa-experience, sige, tangin na, katingkati ka pala na mag-trade ha. Sige, try natin, tingnan natin kung kakayanin ng kokote mo.
Sundan mo yung protocol, AlExOnZe protocol. Less than 1 minute decision making, less than 10 seconds action execution. Bago ka bumili ng kung anong klaseng stock, tumira ng kung anong klaseng crypto forex, blah, blah, blah. Sabihin mo muna sa akin, ano 52 weeks, 52 weeks lang yan, ano yung average niyan? Ito ba yung nagsisilbi yung current market price, fair value, or buy below the price? Ano sa matotal na trend and momentum niyan? Sige nga, sabihin mo nga sa akin yung pinaka-current average ngayon versus sa past averages at saka yung most recent record na averages. Saan ba usually nagpa-fluctuate ang kung anong klaseng baba natan mo, stocks, forex, crypto, blah, blah, blah. Putang dami kong question, walang makakasagot. So ngayon, since wala, ang laki pa ng chance walang makasagot sa tanong ko na yon, hindi para mag-trade, di ba? Ang ibig sabihin lang yan, kahit sinong gagong guro na biyasa ko no, kung sadyang tanga na at bobo pa at tamad pa at masyadong nagmabad yung kumita ng isang tao o isang estudyante, puta, walang kwenta lahat. Nagbayad-bayad pa kayo ng training, puta. Mas matalino pa kayo sa guro. Na-guess nyo? Mas matalino pa sa guro yung ano, estudyante. Sinabi ng geto muna, gawin mo, mag-review ka muna, blah, blah, blah. Ayusin muna natin to, pag-aralan muna natin to, masterin muna natin to. Puta, tira agad ng tira, trade agad ng trade. Tapos may mga pagkakataon, pinagbibigay. Oh, sige, mag-trade ka na. Kahit alam ko naman wala pa silang kakayang kapasidad. Sige, mag-trade ka na. Pero ito ang gagawin mo, ha. Tangin na. Ito gagawin mo, ha. Kung sinabi ko, ilang gagawin mo. Bili ka ng gayetong klaseng stock, gayetong klaseng volume lang. Huwag ka sasobra dyan, blah, blah. Kapag nagkaroon ka ng temporary loss, temporary gain, gumagay, may guide na. Kamukat-mukat. Sinabi na bumili ka lang 10,000 siya. Pwede bumili na 50,000 siya. Tapos yayabang pa sa akin na nanalo daw siya. Eh, paano kung natalo ka? Di ba? Doon pa lang, pelt ka na agad estudyante. Tinuro siya, geto lang. Kasi nga, una, hindi pa nga tayo nakakapag-aral ng very wide and deep. Titira ka na agad. Tapos, tinuruan ka na, etong stock na to, etong multiple stock na to, bahala ka sa buhay mo, mamili ka dito kung alin dyan. Pero kung babanat ka sa ganyan, alalahanin mo yung pinag-aralan natin, isalaksak mo yon, i-apply, implement mo yon. Tapos, bibili ka ng getong klaseng minimal amount of shares lang sa getong klaseng presyo. Kamukat-mukat mo, hindi sinusunod. Nananalo sila ng dahil sa whatever shit na guide ko. Pero subukan yung iwan ko sila, talo. Ngayon, sabi ko, 10,000 lang. Tapos, babalik sa akin, na keso, tuwan-tuwa, ang gwapo, sexy ko raw, ang galing daw ng forecast ko, ang galing yung pag-guide ko. Bumili daw siya ng 50,000 share. Anak ng puta. Imbis na matuwa ako na nanalo ko kasi bumili ka ng mas mataas na volume, mabubwisit pa ako. Share mong paabot mo. Puta, napaka-basic lang na turo, na guide. Hindi mo masunod. 10,000, ginawa mo 50,000. Paano kung natalo ka? Ako sisisihin mo. Di ba? May mga ganong klaseng estudyante. Walang disiplina. Okay? So ngayon, usually nga, balik ulit tayo dito sa sasabi ko, matapos mo kunyang whatever shit na personal mong TA dito, kung bearish, kung base sa bearish, eto isipin mo, bearish. Ha? 25 to 100% bearish yung kulay pula. Tapos kung tatama ng SMAW, eto. Kung base sa TA mo dito, ay bullish, tingnan mo lahat ng kulay green dito, 25 to 100%, okay, SMAW, EMA, EMA. Tapos may sinasabi ditong YX parameter na kung saan napaka special na formulation ang ginagawa ko rito para ma-compute calculate yung ganyang klaseng value amount. Tapos bukod sa doon, ito na nga yung may parang pinaka primary daily forecast o projection na andito na. Ngayon kung nagkataon ang kahit anong klaseng stocks for script na nilagay mo rito, malaki talo dito, may computation na agad dito para sa bounce back. Hindi ko lang nilagay dito ng pangalan sa saktong pangalan na assumption threshold for bounce back. Pero pang bounce back ito. Talo ngayong araw ng super laki, dito ka titingin ng bounce back from 35 to 100% na measurement. Bukod sa pwede mo record mga support and resistance dito. Kunyari, ito nga, support, resistance, di ba? Para gito. Ito yung unang support, pangalawang support, pangatlong support, pangapatong support. I-re-record mo ngayon yan dito. Tapos yung save mo. Tapos yung mga kasamang TP, main target mo, GTC, tapos yung short-term profit stock investing mo, asa pa ka, naandito. So, ganun yon. Bukod pa dyan, pinapakita na agad dito, magkano nga ba yung pinaka-highest and lowest value amount na tinamaan ng OHLC, mga ganun. Tapos, dito, missing yung mga information since hindi naman totally kompleto kasi nakukuha ang details dito. Sana dapat kasi makuha ko ng kompleto yung details sa value and volume para lumabas din yung VWAP
at yung the rest of the information. Pero okay lang kahit wala dyan. Okay, so ngayon, bukod pa doon, pag nakita natin sa loob ng MA20, malaking depreciation, more on bounce back ang i-apply mo rito. The more na maliit yung depreciation value, more on reversal. Pero may mga times, kahit sabihin pa natin wala ng depreciation value dito, patuloy pa rin umaakyat ang presyo. So ngayon, iisipin mo, hindi bounce back, hindi reversal, kundi uptrend. Diba? Hindi reversal, hindi bounce back, kundi uptrend. O mataas, o malakas yung momentum. Kaya hindi ka na basta babase dito. Babase ka lang dito kapag may nakita kang malaking depreciation value. Kunyari, last one week ago, ang laki ng pinanalo. Tapos, lumipas ng ilang araw, nakikita mo, ang laki na ng depreciation value. Tapos, hanggang all the way sa moment na bago ka mag-trade, kinabukan, nakikita mo rito, super laki ng value. Doon mo i-apply ngayon to, na ay, magbabounce back na. Kunyari, yung nakarang linggo, puta, panay talo ginawa. Yeah? I mean, panay panalo ginawa. Oh, tapos ngayon, nakita ngayon natin dito, wala nang depreciation value, lumeta na lumayan. Kunyari, nakalinggo, alaki-laki ng depreciation value. Tapos bago ka mag-trade kinabukas na, nakita mo dito sa record dito, maliit na lang to, wala nang, maliit na lang yung depreciation value. So, more on reversal ang i-apply mo naman dito. So, ganun ginagamit ng AlExOnZe Pro Dashboard. Habang na-actual ka ng nag-trade or scalp, dito mga gagawin niya. Kunyari, meron ka ng live account na tumatakbo, nagka-trade ka na gamit itong trading view man o yung whatever set na account mo na Bitget o kaya Binance o kaya XM na pang ano forex broker, pwede mo makita ngayon dito, double click mo lang ito, yung mga daily forecast mo na andito na. Imbis na sana magpunta ka dito sa main panel, pwedeng habang nag-charting ang ganyan, kunyari nag-charting ka multiple chart na gito, nagte-trade ka na or whatever, pwede mo makita dito yung other information at ito pwede mo lakihan ng konting ganyan. Diba? Yan, pwede ka mag-ano habang nagte-trade and everything ka na andito na. So, yun ang kagandaan na itong AlExOnZe Pro Dashboard. Ngayon, kung i-analyze ko mismo ng seryosohan to, siyempre, geto gagawin ko. Una, titignan ko siyempre itong historical data. Yan, analyze ko na maigi ito kung anong sinasabi na ito. Masyado ng kulelat at panghuli ko nang iisipin, ito kunyaring candlestick. O kunyari yung getong klaseng chart. Panghuli ko na iisipin niya whatever set na information na nakikita natin. Mga percentage ng RSI, stochastic, MACD, blah, 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 moving averages. Hindi ko muna ano yan. Panghuli ko na iisipin niya. Magpo-focus muna ako sa historical data. Kasi yung historical data ang nagbibigay sa akin ng saktong information. Kasi yung titingin lang ako dyan sa chart na yan. Na-guess nyo. Then after that, makikita ngayon natin dito, may other function and features ito na kung saan ang pinaka-number na titingnan lagi dito sa AlExOnZe Pro Dashboard, yung range. Okay, sa pamagitan kasi nito, mas madali mong nakikilala attitude, character, image ng kung anong klaseng nilagay mo dito. Stocks, forex, crypto. So, once na-analyze ko na yung pinaka whatever set na value na hinahagilap ko dyan, katulad ng pinakamalaki, pinakamaliit, pinaka-average and everything, saka naman ako pupunta dito sa appreciation percentage. Para malaman ko kung gano'ng kalaki naging distansya ng appreciation sa very specific time, very specific day, kung gano'ng kalaki ang appreciation versus sa nag-depreciate siya. So, ito yung appreciation percentage at meron naman din ditong depreciation percentage. Sa pamamagitan nito, mas madali kung na-detect, predict, project with or without using traditional chart na gito. Dito lang mismo sa actual AlExOnZe Pro Dashboard, nakakapag-detect, predict, project na. Hindi ko kinakalaan ng gito klaseng traditional stock. Sa pamagitan kasi nito, kunyari example, kapag tumataas ang presyo, babagsak ang porsyento. Tumataas ang presyo, bumabagsak ang porsyento. Ganun yon. So ngayon, kung titignan naman natin appreciation percentage, pares lang din ang diskarte kung ano nagiging movement. Kung bumabagsak ang presyo, babagsak ang porsyento. Tumataas ang presyo, tataas ang porsyento.
So ngayon, kahit anong klaseng information, details, lalo ng isang katutak na numero na repetin dito, lahat ito, katulad ng turo ko sa masterclass. Gumagamit man ang estudyante ko ng traditional chart na ganito, all the way dito sa AlExOnZe Pro Dashboard, pare-parehas ginagamitan ng numbering and coloring technique. Okay, ginagamitan ng AlExOnZe numbering and coloring technique. Malamang isa ka sa nababaliw na, numbering technique, coloring technique, kabaliwan lang yun. Magiging kabaliwan, kagaguhan lang sa yun kasi clueless ka sa ngayon. Pero subukan mong matutunan yung sinasabi kong AlExOnZe numbering technique, you will never go back sa kung anong alam mo ngayon. You will never gonna fucking go back sa kung ano man yung alam mo. Kasi you will fucking shove it up your ass. Yung tungkol sa usapang AlExOnZe numbering technique, di ba? Ganun yun, kumbaga, panghabang buhay mo na siyang i-embrace. Araw-araw ka nang makikipag-sex sa AlExOnZe numbering and coloring technique. Yun eh, kung natutunan mo yun. At hindi mo yun matututunan sa kung sinong Ponce Pilato na guro. Ultimong kilala mong lodi na kagaya ko, walang ituturo o walang tinuturong ganun. Tanging kay AlExOnZe lamang matututunan yon. Okay? Lalo na, tanging kay AlExOnZe lang may ganitong klaseng professional tools. Tanging AlExOnZe lang ang makikitaan mong ganitong klaseng demonstration na malaki ang success winning rate kada forecast ko. Gamitin ko man itong pro dashboard ko na dating nakalagay lang sa kokote ko at kinonvert ko sa may software. Gamitin ko man ito, hindi. Nasa kokote ko kung paano yung computation, calculation, estimation. Yung pinaka-closest na accurate o malaking accuracy ng aking detection, prediction, projection. So ngayon, may kita ngayon natin dito. Matapos kong ma-analyze, kasi kunyari example lahat, teka lang ha. Punta tayo sa depreciation value. Kung i-analyze ko ng maigi itong depreciation value, ito ay potentially, kung lumalabas na pa-uptrend daw ito sa day by day na transaction. Kasi sa ngayon, kung tutusin ha, ito yan. Rising wedges, no wonder umakyat. Falling wedges, no wonder bumagsak. Rising wedges, na one day umakyat. Yung dati niyang average dito, napunta rito, napunta dito, napunta dito, napunta dito, napunta dito. Kung mula dito sa MA20, all the way pababa, pabalik dito, ano nga ba ang common average nito? Kung titignan natin, lowest, highest, ano nagiging common average? Ang common average na andito. Nasa magkanong presyo yung common average na yun? Teka, common average na naandito. Nasa ranging from 1, 13, 14, 15. Sabihin na, pero sa akin kasi, pinakamas madaling process dito para malaman ko yung pinaka-common average dito. From MA20 pabalik. 115 pinaka-common average dyan. Ngayon, kung titignan natin dito, the whole thing neto, magkano sumatotal na yung sumatotal na average niyan? Ano, may nakasulat dito. Ito ang potentially tatamaan at any fucking day. Katulad ng nakasulat sa my computation BWAP. My heads up ng 120 ang potential tatamaan nito. Lalo na gamit yung AlExOnZe numbering technique na tinuturo ko sa may masterclass. Puta, bago pa mag 118 yan. Tingin na yan. Bago pa mag 118 yan. May heads up na ako. Kaya ako, banat ako ng banat dyan. May heads up na ako way in advance. Dito pa lang sa historical data, nakikita ko na kung ano magiging potential. 112, 113, 114 na rito, 116, 115, 16, 15, 16, 15, 15, 14, 11, 12, tapos 14 na naman, tapos 13, tapos 15, tapos 15, tapos 14, 16, something, 17, 18,
Na-guess nyo. Dito pa lang eh. Guess na guess ko na eh. From, kasi dito, pinaka-highest. 16 something. Tapos, naging 12. Tapos, naging 15 na naman dito. Mula nung 15, wala nang binagsakan kundi dito na sa 13 something. Tapos, balik ulit ng 16 something na almost 17, tapos 18. Wala na. Puta, confirm ko na yung ano, yung 120. Bukod sa idea, may mga percentage ratio dito sinasabi. Itong percentage ratio na ito is the same process ng sinasabi na itong oscillator. Kaya tignan ko man yung chart na yun o hindi, tignan ko lang itong historical data, alam ko na kung appreciation o depreciation ang nagiging movement ng kung anong klaseng stocks, forex, crypto na tinitignan ko sa AlExOnZe Pro Dashboard. O kung anong klaseng babanatan ko sa pamagitan nito, ang dali ko makita. Masyado ng kulelat isipin ko pa yung candlestick, tapos yung traditional, masyado ng kulelat yun. Kulelat na, at pinakapanghuli ko pang iisipin. Kulelat na, panghuli ko pang iisipin. Na-guess nyo. Ngayon, pag na-realize ko na yung sumatotal na magandang information na sinasabi sa akin dito, appreciation percentage man o depreciation percentage man ako bumasi dito, pero usually, mas gusto ko, mas trip ko, mas eksperto akong mag-analyze ng kung anong klaseng stocks, forex, and crypto kung gagamitin ko yung negative percentage na oscillator ko dito na napakadaling mag-detect, predict-check. Napakadali, pinadali ang process kesa yung maghulayasis ka dito sa traditional chart. Yeah, dito kasi may actual record na binabasihan, titignan, bla bla bla. Majority ng tao, kapag nagte-trade and scalp, hindi nagre-review ng matino. Mag-review niyan. Puta, laging review lang. Geto. Ito ka, ano yung porsyento na ito? Anong dating na ito? Ay, doji candlestick to. Ay, may pattern na ito na double top, na double bottom. Ay, puta, head and shoulder. Yung kumbaga, yung parang may ano, hugis nung ano, yung cup mug, whatever, blah, blah. Anak na puta, may nalalama ka pang ganun, di ba? Ang ganda lang yan. Pero, hindi masyadong ina-analyze ng tao na kasi kunyari punta ka ng Investagram. Oy, Investagram, salamat. Sa Investagram, baka naman. Pupunta ka sa may Investagram mo, tapos titignan mo yung historical data. Ito yung pagsalsala mo kasi yung pagsalsala mo yung geto. Punta ka ng historical data, ito pagnasahan mo sa araw-araw. Naknapucha. Na-guess, no? Historical data is a fucking must. Ultimo yung mga kilalang load din na gaya ko. Isa lang isasampal sa pamumukha mo. Matuto ka mag-aral ng historical data. Kasi historical data can never lie. Pero this fucking traditional chart is always very deceiving. It can always give you false signal. Lalo na kung pagiging talongges lang na TA ang kaya mo. Dito. Pagiging talongges lang, pamboplax lang, alam mong pagde-detect, predict, project kuno dito. Tapos natatanging detection mo lang. Natatangin tools mo lang geto, ay patay kang bata ka. Kaya no fucking wonder hindi ka nagiging consistent. Na-guess niya idea. Tumama ka man, chumps lang. Hindi mo nagagawa ng paulit-ulit-ulit-ulit. Hindi nagiging walang consistency. Doon pa nga sa idea na walang accuracy majority ng tao na detect, predict, project ng kung anong klaseng market. Wala na nga silang accuracy. Alam ko naman maghagalag pa paano consistency. Kung from the very start, wala kang accuracy. Kaya walang accuracy most of the time mga tao kasi walang focus. Bakit si walang accuracy, walang focus yung tao? Kasi walang disiplina. Bakit walang disiplina mga tao? Kasi mga gastador tayo sa oras. Mga hindi tayo marunong mag-value ng time. Mas inuubos mo yung oras mo sa kaka-Google search, Pakbook search, basa-basa ng mga walang kwentang libro na pre all the way sa binili mo. Pero usually, majority ng tao mahilig sa lahat ng content na makikita at mahagila, maririnig, mapapalod ng for free. O, tingnan nyo nagiging future nyo ng pre. Talo sa stock market, talo sunog sa crypto, talo sunog sa forex. Tangina, ang dami nag-i-impact sa akin. Sinusumbong ang katangahang kabobohan nila kasi nasunog daw sila. Natalo sila ng ito. Blah, 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 blah. Tulungan mo naman ako. Help me. Blah, 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 blah. Ano lagi kong sabi? Panay sermon! Sinabi ko na sa iyo kasi mag-aral ka muna. Hindi naman total sinasabi na kaysa mag-avail ka ng whatever shit na offer services and product. Mag-aral muna, magdaan ka sa mga formal education, yung mga paid education, huwag yung butang salsal. Kayo ng salsal dito, nakiki-apple buraot lang kayo sa ganyang klaseng usapin. Kung ano ito pinaggagawa nyo, ano ba na mag...
magdaan ka sa literal paid formal training. Puta na, nagpapasunog ka, nasunog ka ng hundreds of thousands to million, tapos hindi mo ma-afford ang 300,000 na tuition fee, 200,000 na tuition fee, 100,000 na tuition fee, 80,000 na tuition fee, 50,000 na tuition fee. Puta, ultimo sa akin, AlExOnZe Masterclass. Tignan niya, mura na kung tutusin yan. Pwede wala, hindi mo pa rin afford. Di ba? Ang daming tangan-tangan, hindi marang mag-isip, no? 300,000, 200,000, 100,000, 20,000, whatever amount. Walang mahal dyan. Pare-pares yan. Mura. Kesa doon sa mga pinapasunog ninyo na pera at oras. Panahon. Di ba? So, ang AlExOnZe online masterclass ko, ito is a fucking optional. Bahala ka sa buhay nyo kung gusto nyo mag-avail nyan. Which is dito sa AlExOnZe online masterclass ko, may text file, module, Excel, ebook. Actual ko kayong tinuturuan manually kung paano gagawa ng sarili nyong dashboard sa Excel just in case na wala na kayo ng access sa aking software. Text file, module, Excel, ebook. Tapos, may exclusive page na one to sawa sa aking advanced in-depth tutorial video sa loob ng isang taon. One to sawa. Tapos, one to sawa mo rin magagamit ang AlExOnZe Pro dashboard sa loob ng isang taon. Kasino lang ang tuition fee versus sa mga material at benefits at education na makukuha mo. Dito pa lang sa AlExOnZe Pro dashboard, big deal na eh. Kasi whatever shit na naging tuition fee mo, kung natutunan mo mismo, naging disiplinado kang estudyante, nakinig ka muna sa akin, paano ganito, paano ganyan, hanggang all the way makarating sa pro dashboard. Ewan ko na lang, baka ikaw mismo sa mukha mo, mahiya ka sa sarili mo, nakiso, ganun lang ang binayad mo na tuition fee kapalit ng napakalaking benefits. Anong benefits? Dito pa lang sa pro dashboard, napakalaking benefits na yan. Eh, ano namang klaseng value? Simple lang, yung value of education, kung paano mo ma-maintain, sustain, at magkaroon ng consistency sa kitaan sa investing man, lalo na trading. Paano mangyayari, mapalapit ka sa pangarap mo, na keso sana, fantasy lang, paano natin mangyayari na maging reality yan sa pamamagitan ng tinuturo ko mismo sa AlExOnZe online masterclass. Kay stock market man ang trip mo, forex man ang isip mo, crypto man ang trip mo, it's the same shit process sa AlExOnZe online masterclass. Isang turuan lang sa pool lahat. Negeso, isang aralan lang sa pool lahat. Bukod sa may AlExOnZe text file, module, Excel, AlExOnZe Pro dashboard, tapos meron kang AlExOnZe interactive learning app na para lang ano yun, kumbaga interactive learning app na pindot dito, pindot lang dyan, malalaman mo na yung mga very specific certain topic na very important. Lahat ng mga bagay na dapat ma-master. Bukod pa doon, actual ko ang tinatawagan para sa video call para ituro yung gito, ituro ganya. Ultimo itong AlExOnZe Pro dashboard, ituro ko pa sa iyo ng manually. Iba yung sinasabi at pinapakita ko dito siyempre sa online versus sa aking masterclass, di ba? It's a paid education. Ano ka, sinaswerte, bibigay ko ng gagala, di ba? Iba yung paliwanag ko rito, siyempre, common sense, advertisement, blah, 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 alam nyo na, di ba? Budol-budol shit. Pero hindi budol-budol shit mismo, ha? Nak na buta, baka naman huwag naman tayong tanga na mag-isip, ha? Okay, so sa AlExOnZe masterclass ko, tinuturo ko mga literal process, siyempre. It's a paid education. Bakit mo ibibigay for free, di ba? So, ganun yun. So, ayun ang kagandaan nito sa AlExOnZe online masterclass ko, 1 year yung access nyo dito sa my pro dashboard. Ngayon, kahit matapos na yung 1 year, okay lang kahit wala na kayong pro dashboard kasi actual ko kayong tinuturuan kung paano gagawa ng dashboard mo na very similar or some kind of similar sa AlExOnZe Pro dashboard. Gagawa kayo ng sarili nyong historical data katulad nito sa Excel. Katulad nito, itong historical data. Para yan ang babasihan mo. Ayan, may nakalagay. Percentage ratio, VWAP, volume, value, range, open, high, low, change. Lahat yan, paano gagawin nyo sa Excel. Tapos, yan yung mga ilan sa pagbabasihan mo sa iyong early detection, prediction, projection as investor man, lalo na day trade. Basta kung ano yung mismong dapat yung malaman, matutunan, mamaster. Yun ang tinuturo ko sa aking online masterclass na nagkataon mula October hanggang December 31 lang itong promo na ito. Inaagahan natin para sa Christmas. After that, ibabalik lang sa regular na standard one time flat rate tuition fee. Kung ano ang sinabi, yun lang ang dapat na binabayaran.
kung ano ang laman ng ads ko siyang makukuha. Walang labis, walang kulang, pero usually may labis pa nga eh. Ha? May labis pa. Hindi ko lang naisusulat dito sa full details isang daming benefits na makukuha. Kailangan na may sulat ko pa yun. Bahala ka sa buhay niya, tuklasin kung ano nga ba talaga nilalaman ng AlExOnZe Online Masterclass. So, na-guess nyo, makikita nga natin dito sa may chart na ito. Kunyari, tapos na ako mag-detect. Kasi dito, sa nakikita ko, kung isipin ko dito, potentially, pupunta pa ito ng negative 10% all the way papuntang 0%. Negative percent. So, ibig sabihin ngayon, potentially, sa mga darating na panahon, maaaring gumawa ito ng pinaka-highest point o like 52 weeks high. Uy, usapang 52 weeks high. Meron akong topic, lesson, subject, very advanced and in-depth tungkol sa 52 weeks high, 52 weeks low, average percentage pang 52 weeks high. Tinuturo ko literal pose hanggang all the way ina-apply yung demand and supply. So ngayon, nakikita ko dito, dito pala sa nakikita ko ito, is a good fucking sign na itong appreciation, depreciation percentage na ito. Kung babase tayo dito sa ano, ito, naka-per hour tayo dito, lagay natin ang per day. Kung titignan natin, kung babase tayo kunyari dito sa traditional chart, bullish signal ito, bullish signal pa rin dito. Okay? So, kung mabilis ang thinking, mabilis ang TA dito, is a fucking bullish signal. Bakit? Ang layo ng moving average. Is a fucking bullish signal ito. Wala namang katapat ito, kundi ito lang. Tignan natin yung katapat nito. Dito. Ito. Ito yung katapat. It's about time na ito'y mas lalo pang umakyat. Ngayon, kung titignan ngayon natin yung mas mahabang panahon. Nakikita nyo to, panaytalo to, di ba? Panaytalo to. Bagsak. Ang next movement na andito. Bagsak. Ano pa? Next movement na andito. Di ba? Ang dami yan. Kung ito sinandito, di ba? Ang daming point eh, di ba? Ngayon, putain lang yan. Kahit anong pangklaseng guwit-guwit mo dyan. Yung basic logic psychology lang, ha? Pinaka most recent record o yung medyo malayong record na mataas, ito. Yeah? Yung medyo malapit, ito. Yung mas malapit, ito. Yung mas malapit pa. Yan. Mas maganda, dito tayo bumase sa pinaka most recent record. Na-guess nyo? Pwede tayong bumase dito na lang. Yeah? Yung misa bumase ka dito, layo yan. It's like 52 weeks high yan. Kung babase ka dito, malayo pa rin yan. Pumunta tayo sa pinaka mas realistic, much closer. Okay. So, usually ito, mas realistic, much closer. Okay. Mas realistic and much closer. Ano next movement na ito? Ito. Anong position yan? 120. Nasa 120 may get. Ayan ha. Basta nasa linya ng 120. Yung pinaka-highest daw dito, nakalagay dito, pinaka-highest, 122,900. Diba? Walang papupuntahan niya kundi ito. Kung meron man tayong i-measure na medyo mas mataas pa, ito, common na movement papunta dito. Eh, dito sa banda taas, ano common movement? Ito. Yan yung mga common movements. So, sabi ngayon natin, kung dyan naman tayo babase, saan pupunta ang kayo market price? Tangin na, kahit hindi ako mag-eto, way in advance, alam ko, 120 to 150 naman ang iisipin mo. Diba? Pero usually, dito lang tayo, which is ang measurement dapat talaga natin, way in advance, 5 days ago, o 10 days ago, whatever, nakikita ko na agad, nakiso, it's heading for 120, pataas. So, pero sa ngayon, ang assumption expectation mo, 120. Okay. Bago pa mangyari 120, pinagdasaan mo na, bumili ka na ng 5 lot, 10 lot, 15 lot, 20 lot. Is either way, nasa sa inyo yun, base sa iyong kapital. Yan, usually, ang isipin ng mga tao, kukompute mo yung wink dito, tapos yung pinaka-highs dito. Pag kinumpute mo ito, isipin mo nga talaga, common, na isipin, magbabagsak ka to, blah, 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 blah. Ano, saan magre-retest ito? Dito,
dito, i-retest niya ito. Yeah, you see, ganun yung ECB mo eh. Magre-retest dito, retest dyan, blah. Pero without even fucking realizing, ito talaga pinakahay niyan, hindi ito. Tapos akala mo masyado ng too much ito. Ang too much, puta, ito yung mga too much. Ano to? Less yan ha. Tingnan ngayon natin, ha? Tingnan nyo nga, oh. Ha? Too much ito. Anok ng puta, ito too much, oh. Ha? Yan ang too much. Ito ang too much yan. Kahit bumagsak dito, too much pa rin yan kesa dito. Kahit tumaas dito, mas lalong too much na yan kesa dito. Bumagsak dito, too much pa rin ito kesa dito. Umakyat dito, and then mas lalong too much ito kesa dito. Nag-guess mo, Repa Pits? Nag-guess mo ba? So, marami nag-iisip na kasi pwedeng maglusaw yan. Marami? O, may ilang tao na kasi pwedeng maglusaw daw. E, samantalang multiple na tao, sinampo lang ko neto, nalampaso ang kanilang constant TA versus sa constant TA ko. Hindi lang basta constant TA. Way in advance, meron na akong TA dito. May technical analysis, advanced detection, prediction, projection na ako. Bukod sa may advanced early detection prediction projection na ako from the past transaction and everything constantly on the spot on the fly, nare-realize ko kung anong pupuntahan nito. So dapat maaga pa lang nakakasana kayo ng 120 pataas. Kagaya ng post ko rito na keso say hello 120, maaga pa lang kasama mo na sarili mo sa 120. Na-gets nyo? Ngayon, para maintindihan natin, ano mga probability, possibility na tatama sa kung anong klaseng percentage sa bullish signal? Sige, sa Monday, Monday to Friday, sa bullish signal, 25% magiging 118.87, 50% sa bullish signal, 119.39, 75% success rate, 119.91, sa 100% sa success rate, anong ng puta, 120.43. You see the way? Sabi mo, 120. Kung tatama sa bullish signal ng SMA, 118.57. Kung tatama sa bullish signal ng WMA, 120.15. Kung tatama sa bullish sa EMA, 122. Walang pinagsasabi, 118 plus 120 plus 122. Walang magiging next fucking moving average, kundi 120. Ayip yan. Ayaw mo pa dito. Ayan ang mga nakasulat dito. Yan o. Tapos may tinatawag ako ditong YX parameter na napaka-special na formulation. Tingnan yung average o, 120.15. BWAP, average, pare-pare dyan, 115. May YX parameter dito na keso. Kung babagsa, kung akyat, base sa AlExOnZe na technicalities, unang-una, hindi mo babasahin na ganyan. Kunyari, example, ito. Kung ang bagsakan daw 112.81 to 110, worst case scenario, piso. Di ba? Ang akyatan naman, pinaka resistance level, resistance level, starting from 15 up to 20. Ano man maging movement, hanggang dyan lang akyat, hanggang sa ganyang klaseng measurement lang na aakyat at babagsak gamit ang AlExOnZe YX parameter sa AlExOnZe Pro Dashboard. Meron ka ba niyan gamit dito? Wala. Ultimo yung mga ibang paliwanag ko rito, wala doon. Bukod sa wala, clueless ka rin. Naigas yung idea. So, sa pamamagitan nito, mas madaling ma-detect, predict, project. Eh, tingnan mo yung daily forecast, oh, o yung daily projection, 1.2043. Sa very signal, 1.1627. Na-guess nyo? Yan ang kagandaan nitong AlExOnZe Pro Dashboard. Habang nag-aaral ka sa AlExOnZe Online Masterclass, kung halimbawang ng ating kamay mo gusto mag-trade ngayon ng Forex, ng crypto, ng US stock market, ito ang pantantos na nangangating mong betlog sa pag-trade. Na-guess nyo? Sa pamagitan nito, yan nangangating mga bayag na yan, makakamot mo na instantly kapag you are under my online masterclass. Pero hanggat maaari, kahit kating-kating na yung betlog mo, gagawin ko pa rin trabaho ko na keso, share mo na muna kita.
Na huwag ka muna magta-trade ng scalping and everything, kundi arali muna natin yung mga ilang basic fundamental and technical ng the whole education sa may masterclass. Tapos saka ka mga has, kamutin yung betlog mo para mag-trade sa forex and crypto. Na-guess nyo? O sa US stock market o sa Philippine stock market. So na-guess nyo kung ano ang possibility? Na-guess nyo yung benefits? Tunay! True to all at true night na benefits ng AlExOnZe Pro Dashboard at ng mismong AlExOnZe Online Masterclass. Ngayon, tignan nyo, kapag nag-bearish, bumagsak daw ang presyo, mga percentage from 25 to 100%, pag bumagsak ang presyo, by Monday all the way sa Friday, ito daw tatamaan, 117, 25%, 117.83, tapos sa 50%, 117.31, sa 75%, 116.79, sa 100%, 116.120. Puta, wala sinasabi dito kundi babagsak ng 116 to 115. Kung tatama daw sa SMA, WMA, sa downtrend, 118, 116, 114, walang sinasabi dito, SMA 118.30, WMA 116.55, EMA 114.67. Puta, pag kinumpit calculate natin to, average nito, bagsakan ng GBPUSD 115. Ang akyatan 120. Tang inang yan, guess nyo. Parang awas sa sarili, mag-value ng time. Ngayon, if you wanna learn much wider and deeper education ng kung klaseng kagaguhan dito, it's up to you. Kung gusto mong mag-avail ng AlExOnZe Pro Dashboard na as of now, naka-Christmas promo ito. Puta, wala pang November. Naka-Christmas promo na ito. Pasko na. Ha? Naigil siya. Pasko na ngayon. Ha? Puta, anong panahon na ba ngayon? November 12 na. Pasko na. Ha? November 12 na. Pasko na. Naklang puta. Kaya inagahan na nga natin. Oh, nakarampa ito. Oh, October 7 hanggang till December 31. Katapusan ng mundo. Yan o. Oh, 35% off. Ah. Ito yung original asking price. Oh. Tapos 25% off. Matapos niya, wala na tayong promo. Tapos na yung Pasko, siyempre. So, dapat, kung nais mo lang pa napaka-epal burao, tapos naklang puta, you better grab that fucking chance. Guess nyo? Mag-value ng time.